Hi! Kumusta po kayong lahat? Ito po, continuation ito nung nakaraan kong video. At pagkatapos kong kumain dun sa Sukiya, ay dumiretso naman ako dito sa isang supermarket kasi mamimili ako ng aming uulamin. At ito, kumuha na ako ng isang pirasong pipino. At carrot, isa lang din. At medyo marami-raming sale ngayon ng karne. Ayan, meron dito 20%. 4:30 na kasi ng hapon, 4 o'clock ang umpisa ng sale dito sa supermarket na to. At ito naman ay, ayan, kalahati lang ang babayaran ko. Ayan, 0.5% ang ibig sabihin. Nung red na sticker, kukuha ako ng isa lang din. At ibibili ko rin yung asawa ko nitong barley tea. Napakamura lang. At ito yung iniinom kapag ka-summer. Ito yung ininom ko kanina dun sa ano, sa Sukiya, yung binigay sa aking inumin. Dito ako bibili ngayon kasi meron akong dalang gift card na worth 2,000 yen or 1,000 pesos. Yun yung ipambabayad ko. At dito lang sa tindahan na ito ginagamit or ina-accept. At bibili rin ako ng giniling. Yan, gusto ko mag-spaghetti. Yan ang ilalagay ko. At nagpabili rin pala yung asawa ko ng toothpaste. Kaya ito, sakto. May mga sale. Ayan, kukuha ako ng marami. Siguro mga 5. Napakahilig kasing mag-toothbrush, kaya madaling maubos yung toothpaste. Ayan, okay na ito. Ayan, may dalawang klase yung naka-sale. Pagkatapos, ayan, magbabayad na ako sa counter at pupunta ako doon sa may park malapit sa amin. At ayun nga, nakarating na ako sa bahay, magic. Pupunta ako doon sa may Sakura Park. Marami na kasing ano ngayon, namumulaklak na hydrangea ba ang tawag doon? Hindi ko na mabanggit. Basta ajisai ang tawag sa kanya sa Japanese. At napakalapit lang dun sa bahay. Wala pang 5 minutes, andun na ako. At ayan, magsasunset na nga. Pero mabilis naman itong bisikleta ko, kaya mabilis ako makakarating. At ayan, summer na po talaga dito sa Japan dahil ayan, magtatanim na ng palay. At kada hapon, makikita mo na yung mga Japanese, nagbubungkal sila ng mga garden, nagtatanim sa palayan. Ayan, tingnan mo ito si ate. Parang ako lang siya kapag ganitong oras, ay nasa garden ako. At napakagandang magbisikleta dito sa highway na to kasi may madalang yung sasakyan. At mamaya pag uwi ko, dadaan ako dito sa may garden center. Titingin ako ng mga itatanim ko, baka merong mura. A few moments later. Dito na ako sa park at ito yung sinasabi ko, yung ajisai sa Japanese. Ayan, yung hydrangea. Diba yun? Basta marami siyang klase, iba-ibang kulay yung bulaklak. Ayan, may blue, violet. Hindi pa siya masyado palang bloom. Baka mga 1 week pa. Babalik na lang ako kapag mag-bloom na siya ng gusto. Pero andito na rin lang naman ako, kaya ayan, iikot na lang ako at titingin sa iba pang mga kulay nitong bulaklak na ito. Buti na lang itong bisikleta ko, kahit paakyat ay laban talaga. Yan, ang bilis ko pa pong magpatakbo. Itong ano na to, itong parang bahay, ano siya, shop. Pwedeng bumili ng ice cream, tapos pang snacks. Ayan yung mga kulay nung ajisai. Ayan. Kapag winter po ito ay namamatay. Ang naihiwan na lang ay mga tangkay. Super bilis ko na po magbisikleta kasi pababa naman. Ito yung iba pang mga
bulaklak. Hindi pa talaga masyado pa lang nagbo-bloom. Pakunti-kunti pa lang, pero napakarami talagang variety pala itong bulaklak na ito. Gusto ko sana magtanim dun sa bahay, kaya lang wala namang space kung saan ko itatanim ito kasi lumalaki. At ito rin napakaganda, tingnan nyo po. Parang dahon na may kulay yung bulaklak niya. Yung design parang dahon. Wala naman ako masyadong nakita talaga na fully bloom. Kaya ang gagawin ko ay aakyat na lang ako sa taas. Uwi na lang muna ako. Babalik na lang ako kapag mag-bloom na lahat to. Dahil malapit lang naman ito sa bahay, anytime kapag wala akong gawa or free time, pwede akong pumunta dito. Baka by next week, marami na namang mga tourist dito na pupunta. Kagaya nung nag-sakura. Seasonal na po talaga itong bulaklak na ito kasi pagdating ng winter, wala na, natatanggal lahat ng mga dahon niya. Tapos, ang may iwan na lang yung mga santuyo. Tapos, pagdating na naman ng mga bandang May or June, ayan, sisibulan naman at mamumulaklak. At ayun, pupunta na nga ako sa bisikleta ko para uuwi na lang. At hapon na rin naman. Dito na lang ako dadaan sa paaho na nadaan para malapit dun sa way ko papunta sa bahay. At itong mga nakikita nyo po na mga tao, mga photographers sila, yung iba, mga nagpapalipas lang ng oras. Pero may nakita ako ilang tao na kanina na may dalang camera. Meron pang nagmo-model. Mga picture taking, ganon, photographs. Kaya maswerte na nakalipat kami malapit sa park na to kasi seasonal yung mga bulaklak. At ayun, sarado po pala itong garden center. Naka-lock yung gate. Day off siguro nung may-ari. Kaya next time na lang ako babalik. At ayan, panigurado yung asawa ko ay nandun na sa bahay. Kasi, alas 5 pasado na. Ang kagandahan dito sa lugar ko kasi, pwedeng maglakad-lakad dito. Gaya sa kalsada na to, marami ako nakikita mga matatanda na naglalakad kapag hapon. Ayan, ganyan lang po yung buhay ko dito. Pero soon, ay maghahanap na ako ng part-time. Para naman meron din akong pera. A few moments later. At ayun po, pagkadating ko, ayan, ginawan pala ako ni dudes ng sandwich na may palaman na spam at yung pipino na kinuha ko dun sa garden. At ayan, kakain po muna ako at after ko nito ay magdidilig naman ako ng halaman sa labas. A few moments later. Kinuha ko na nga itong water gallon na gamit ko sa pagdidilig. Next time, bibili ako ng hose. Water hose para naman medyo maging mabilis at madali yung pagdidilig ko. Ayan yung mga tanim ko po. Merong kamatis, talong, silim berde. Ayan kung ano-ano na lang. Tuwing hapon, dinidiligan ko siya. Tapos, tuwing umaga. Bigla na lang pong lumaki itong mga talong kasi summer na. At bandang alas 7 ng gabi, ayan, nagluto na ako nitong
ulamin ko isda. Ako lang naman ang kumakain ng isda, yung asawa ko, iba yung iluluto ko sa kanya. At dahil nakabili ako ng galunggong dun sa supermarket na 3 piraso lang, yun na lang yung lulutuin ko ngayon para sa aking hapunan. At ayan nga, hiniwa ko na itong mga panlagay ko dun sa isda. Sibuyas, bawang, at itong luya. Tapos ito yung isda, 3 piraso, hahatiin ko na lang para dumami. Tapos ito po yung ipanlalagay ko, yung galing sa Pilipinas na ginawa ko mismo. Nakamyas siya na, pinatuyo. At ayan, naparami nga itong lagay ko, hindi ko na pwedeng ibalik kasi nahugasan ko na. At ang dapat pala dito sa kamyas na ito, dapat pala ay inano ko muna siya, binabad sa tubig para lumambot. Pero pwede na rin, next time ko na lang gagawin yung pagbababad sa tubig ng mga ilang minuto. Tubig lang na 2 beses kong nilagyan. At itong asin na kalahating kutsarita. Dagdagan ko na lang mamaya pag kulang sa alat. At paminta, konti lang din. At para medyo may langis naman, ayan, olive oil na 1 kutsara lang. At ang betchin, ayan. Okay na po ito. Tapos, ayan, sinalang ko na. At nung pagkulo, binaliktad ko lang lahat para naman pantay yung pagkaluto. At luto na po ito, kakain na ako. And gusto ko lang mag-thank you sa mga sumusuporta na nanonood sa aking mga video. And favor naman to please like, share, subscribe naman po kayo kung nagustuhan nyo ang aking video. And pakihit naman po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang upload. Maraming salamat po sa panonood. Yun lang, bye-bye!